muli po. Ako si Mr. TDJLP, ang inyong ka-DIY ngayon. Ang ating topic ay tungkol sa ikot natin camera. Okay. Yan. So, tungkol sa indicator light. Kumbaga isang device na ginagamit sa mga motor control. Paano natin nalalaman kung paano ang function nito? Bakit ito namamatay o sumisindi? Ganito ang gagawin natin. Yung pula lalagay natin sa normally close ng magnetic contactor. Ibig sabihin, hindi pa siya gumagana, nakasarado siya. Kaya siya tinawag na normally closed. At yung green, ilalagay naman natin sa normally open. Itong mga ilaw na to, ang pinaka function niya sa control magbigay ng impormasyon. Nakakatulong to kung halimbawa patay yung magnetic contactor o buhay. Nakakatulong tong mga ilaw na ganito. No. Halimbawa ganyan. So, wala pang ilaw dahil hindi pa nakasaksak, no? Pero kung lalagyan na natin ng supply, iilaw na yung isa dyan. Katulad nyan, nakailaw yung pula. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung magnetic contactor dahil nakailaw yung pula . Nasa normally close yun, no? No? Pero once na magkaroon ng supply, yung operating coil ng magnetic contactor ng 220 volts, magsasarado tong kanyang contact. So, kapag bumaba ito, yung normally closed magiging open, at yung normally open magiging closed. So, ipupus ko na lang, hindi ko na lalagyan ng supply. Para hindi maingay. O, pag pinus ko siya ng ganon, yan. Yung normally open, naging close. At yung normally close, naging open. So, ibig sabihin, naka-energize yung contactor. Yan ang itinutulong ng mga indicator light sa isang control ng motor. Yan ang impormasyong ibinibigay nila sa mga operator man o mga technician man. So, pag binitawan ko to at umangat ulit ito, yun na naman uli ang ilaw na pulang iilaw. At ito namang berde ang mamamat. Ibig sabihin, nag-off yung magnetic contactor. So, yan ang trabaho ng dalawang ilaw na yan.